Hello guys, K-Jun here from Weird IT Artist. Bali ngayon sa video na to, maikli lang. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo. Kung magagawa kayo ng furniture and then wala kayong pang-alternate sa liston. Ito yung liston na tinatawag natin for edging, di ba? Ginagamit natin to. Ngayon, kung wala kayo nito, kasi minsan, ito yung nagpapalaki sa materials natin eh. Ang presyo nito is nasa 90, 70, minsan 100 plus pa. So yun, nagpapamahal sa project natin kapag ang project natin is plywood or plyboard. Ayan. So dito, ang alternate natin sa... Yung amin lang ah. Yung amin lang ah, sa aming ginagamit. Pag hindi kami nakakuha ng liston is polytap. Bakit polytap? Kasi itong polytap na to, mabilis siya tumigas. Yun, isa pa yun. Mabilis siya tumigas. Tapos kapag tumigas siya, talagang makunat siyang lihahin. Bali mga dapat pong tandaan kapag gagamit ka ng polytap, alternate sa iyong liston. Una, kailangan magaling ka magmasilya. Una yon, kasi lalabas yung skill mo sa paghagod niyan. Kailangan, bago mo siya ihagod, bago siya tumigas, siguraduhin mo na maganda, flat na flat yung pagkakalagay mo sa kahoy mo, sa plywood mo. Kasi kapag hindi yan, may mga baku-bako, pag tigas niyan, mahirapan ka sa pagliliha. Doon siya lumalabas yung parang pinaka-flow niya. So kailangan, bago mo siya patigasin, maganda na yung pagkakalapat. Pangalawa, kailangan yung kahoy mo na paglalagyan is lihado na. Kailangan tapos na siyang lihahin, na-finish mo na yung pinaka, kumbaga, rough material mo na kinis na siya bago mo siya lagyan ng polytap. Para paglagay mo, hindi ka na mahirapan ng paglalagay. Pag-flat ng masilya mo. Pangatlo, kung medyo madikit pa siya, huwag mo nang lihahin. Kung medyo tingin mo kailangan mo na siyang gawin, lagyan mo ng thinner. Konting thinner yung liha mo. Tapos saka mo siya lihahin para mas maalwan. Kasi minsan nadikit-dikit yun eh, kahit tuyo na siya eh. Minsan sa paghahalo din ng hardener at saka ng polytap. Kapag masyado silang, agawa konti lang yung hardener mo, may times na madikit talaga yung polytap. So kailangan tama lang yung amount. Kumbaga, konting-konti lang kasi ng konting-konti lang ng hardener mo dun sa isang, sa ibang kurit mo ng polytap, natigas na yun kagad siya eh. Basta maganda yung pagkakahalo mo sa paleta. So, ang palo ko lang, tamang amount lang, pag-eksperimentuhan nyo kung paano siya, kung paano yung ratio niya. Panglima natin, ano bang ginagamit na liha para sa polytap kapag tumigas na? Ang sa amin, ang amin lang to, ang ginagamit namin is 120 and then 360. Bakit 120? Kasi medyo makunat siya eh. Matigas talaga siya kapag tumigas na. So kailangan mapudpud siya dun sa pinakaliha mo para yung mga excess na polytap makuha niya. And then saka mo siya ipipinis ng 360 para sobrang smooth. As in, makinis talaga. Para siyang masilya sa sasakyan. Ganun siya pag natapos. So yun lang sa para sa video na to. Maraming salamat sa 130 plus subscribers. And patuloy tayong tumataas. Maraming salamat po. So subscribe ka na, Weird IT Artist.